So what's up mga tropa, ito na tayo ulit. So ito na yung part 2 natin, no? Kung paano ma-installan ng OS yung virtual PC natin, no? So bago ang lahat, intro muna tayo mga tropa. So ito na ulit tayo, no? So open lang natin yung virtual PC natin, itong Oracle VM VirtualBox. Double click lang natin para ma-open. So para ma-install na natin ng OS to, kailangan meron kayong ISO file, no? Siguro naman alam nyo na yun, no? Kung sa mga hindi pa nakakaalam dyan, sa mga subscribers natin, no? Abangan nyo yung tutorial natin, no? Para doon, no? Paano mapag-download ng ISO files, kung anong OS yung i-install yung sa VirtualBox natin. Ayan, no? So kanina napag-download na ako ng ISO file ng Windows 10, no? Ito credit sa owner, no? Hindi ko kilala kung sino eh. Na-download lang natin to sa torrent. So ito yung gagamitin nating operating system natin, no? So kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung mga files natin napunta siya dito sa C, sa user administrator, no, VirtualBox, no, Windows 10. Yan na, di ba kanina walang laman yan. So ayan, no, andyan na. So ito yung ano natin eh, kumbaga parang ito yung PC natin eh, wala pa siyang laman, no. So lalamanan natin ng OS yan. So ito na, simulan na natin, no. Ayan, ito yung PC natin, di ba? Pag binuksan natin yan, medyo matagal-tagal nga pala to. Edit na lang natin, kasi magre-reformat na rin tayo dito eh. Matututunan nyo na rin kung paano magre-reformat dito. Ayan, no, no bootable medium. Ayan, no. So gagawin natin, patayin muna natin, diba? So nandito tayo, diba? Click natin yung settings, no? Diba? Ulit ito, no? Click natin to, settings. Ayan, so ito na yung mga specs ng PC natin, no? Ayan, no? Mga specs natin. So dito natin ito yung parang virtual DVD drive natin, no? So lagyan lang natin yan, no, no this image. So click natin to, controller SATA. Ito makikita nyo yung this, ito adds optical drive, no. Click mo lang yan yung plus sign. Sabay ito add, click nyo yung add. So piliin nyo na yung ano, yung ISO file nyo, o kaya kung anong OS yung i-install nyo, no? So ito, punta ako sa download. Ito kasi yung path ng ISO ko. Ito, click ko lang tapos open. Ayan, so ito na, ito na yung ano natin. Choose ko lang to, click choose. Ito, no? Ito, delete ko lang to, hanggaling ko lang to. Ayan. Ayan na, no? Ayan, testing na natin, ha? Okay lang natin, okay. Ayan. Double click lang natin ulit, to. Ayan na, lumabas na yung virtual PC natin, no? Yun, gumana mga tropa. So dito, ipo-format natin yung PC natin. So parang double tutorial na rin to. Malalaman nyo na rin kung paano mag-format, no. Yung virtual PC nga pala natin, 50 gig yung naka-allocate, no. Ayan, piliin nyo lang. Ito na, lumabas na yung setup. Ayan, sorry, medyo may sipon tayo eh. Ayan, click nyo lang yan. English. Ayan, ayan, naka-setup na yan, ha. Naka-English version kasi itong ano ko.
next, click nyo lang yung next. Ayan, install now. Click nyo lang yung install now. No, ayan na. Setup is starting. Ayan na, mag-format na rin tayo ng PC dito, ano. So nga pala itong gamit kong unit, ito yung ano ko sa client ko. Diskless kasi ko eh. So ito ano. Ayun na, lumabas na to. Accept mo lang yan, click mo lang yan. Wala naman na siguro nagbabasa na ito eh. Accept mo lang yan. Next, tas next. Tas ito. Upgrade, install, Windows, yan. Itong, ade, wala yan. Tsaka na natin ituturin sa susunod. Kasi ito, virtual, ano lang ito. Custom install, Windows only. Ayan. So, ito na, no. Ito na yung 50 gig natin. So, kung gusto nyo magkaroon ng, tawag na ito, partition. Kung gusto nyo i-partition, no, click mo lang to. Turo ko na rin sa inyo paano pagpa-partition, no. New, click nyo yung new. Ito. So kailangan natin ng gusto ko 30 gig yung ano ko, yung C. And click ko lang yung apply, no. Kaya nilagay ko lang to dito, no. Mas apply. Okay mo lang to. So ayan. So ito yung magiging C natin, yung primary, no. Dito natin i-install yung operating system natin. So ito yung magiging ano nyo, local disk D, no? So dito natin sa C natin palagi siya install, no? Click na lang natin yung next. Ayan na, nag-install na yung Windows natin. Diba, napakadali lang mag-format, mga tropa. Subscribe na sa channel ko para sa susunod nating mga tutorial, no? Habang lockdown. So ito medyo matagal to, no. So antayin lang natin. Nga pala, no, sa mga subscriber natin diyan na gustong matutong mag-format, no. Panoorin niyo lang 'to. Nga pala, tsaka karaniwan sa mga bagong gustong matutong mag-format, after kasi nitong installation na 'to, nagkakaroon ng ano eh, nagre-restart yung PC. So may lumalagay na, 'di ba, nag-restart na yung PC, lumalagay press any key. To setup ganun. Huwag niyo lang wala kayong pipindutin after nitong setup na to, kasi uulit-ulit kayo sa unang process eh. Kapag kinlik niyo 'yun, yung karaniwan na na-encounter ng mga baguhan eh. So na-encounter din natin 'yun dati, no, mga sinuunang panahon, no. So nagdo-doble-doble yung OS natin dati. Yung mga hindi ko pa to alam. 'Yun yung karaniwan nagiging mali ng mga nagpo-format ng mga bago. Pagka nag-restart to, hayaan nyo lang siyang mag-boot para magtuloy-tuloy yung process, no. Itong pag-i-install nga pala natin, no, nakadepende to sa ganda ng PC nyo eh. Kung maganda yung PC nyo, medyo mabilis to, no.
So ayan na no, mga tropa no. Malapit na matapos. Nga pala, meron tayong nakakalimutan kanina dun sa virtual PC natin no. Hindi natin na set up kung ayun na, mag-restart na siya. Huwag kayo, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na after neto, huwag kayong pipindot ng kahit ano sa keyboard. Yung nga pala yung nakalimutan natin, hindi natin na set up yung kung ilang core siya. Dual, hindi natin na dual core no. Na single core lang tuloy ito. Yung virtual PC natin. So ayan, ito yung mga karaniwang mali ng mga bagong nagpo-format no. And after kasi nyan, may lumalabas na pag pinindot mo ulit yung keyboard mo, uulit-ulit sa setup yan. So ang technique dyan, hayaan nyo lang siyang magganyan, magtuloy-tuloy lang siya. Ayan, diba? Napapansin niya nagpapatay-patay siya. Ibig sabihin na nag-i-install yung ano niya, yung sa monitor niya kunyari. Kasi may experience niyan kapag ano, nag-i-install yung driver. Ayan, no? Same lang din niya kung hindi virtual PC yung gamit niya. Itong virtual PC natin no. Kaya merong mga ganito kasi 'di ba, may mga application na hindi compatible dun sa OS natin. Nag-i-install din nito karaniwan sa mga office no, sa mga company. Hindi compatible yung mga sinaunang program pa no, nag-i-install sa lang Windows XP, mga Linux ganun. Itong ginagamit ko, itong virtual PC, no? Or kaya kung trip nyo lang mag-practice ng, ano, kalikutin nyo yung PC, no? Kaya mag-install tayo na ganito. Para hindi kayo, ano, matakot na may masira sa PC nyo. Kakakalikot sa mga registry. Medyo matagal. Yun, eto na mga tropa. Just a moment of truth. Ayun no, eto na no. So, pili lang tayo ng region natin no. US na lang. Yan. Next lang. Yes. Skip lang, no? Nga pala, ito kasing OS natin, package na kasi ito eh, kaya medyo matagal-tagal din. Kompleto na siya ng mga update up to last year, no? 2009, buong update nun, kompleto to. Kaya ganito, medyo matagal din. Usually, umabot din ng 1 hour eh. Yung mga normal na PC natin na hindi ganun kagandahan yung specs pag mag-reformat tayo.
So, no, ito na lang mga tropa, no? Lalagyan na lang natin ng pangalan, no? Test. Test lang. Ito, nasa sa inyo kung anong gusto nyo yung pangalan. So, gusto ko ganito. Next. So, password, no? So, para sa akin, hindi ko na ito nilalagyan, eh. Next ko lang to. Yan, no? No lang natin to. Yun, no? Hi daw. Yan, mga tropa, malapit na nating matapos, no? Pagpo-format natin. Don't turn off your PC. Yan, kala mo talaga meron. So wala tayong ibang gagawin dito ng mga tropa, no, kundi mag-antay lang. Kumbaga sa pagpo-format eh, oras lang ang puhunan. So mga tropa, ito na! After 10 years! Do you want to allow your PC? Ito yung internet natin, no? Nadedetect din niya yung internet natin. Yes lang natin yan. So ayan na, ito na yung PC natin, no? Install na natin ng OS, no? Ito na. Yun, di ba? So, mapapansin nyo, iba yung oras, no? Hindi kasi natin siya na-setup ng... yung sa, ano, dito nyo masa-setup yan. Namali tayo ng pindot doon. US yung na-oras natin, eh. Tignan natin yung ano. Medyo mabagal kasi single core lang yung nailagay natin sa kanya. Ano? Naka 100% tuloy yung CPU activity niya. So ito nga pala yung processor natin, yung ginagamit natin dito sa tutorial, natin, ano. Na 100% siya, oh. Na single core lang kasi siya. So mamaya kayo na lang bahala na ano. Kalikutin 'yon kung paano niyo makikita yung core. Pwede siyang gawin dual core, no? Madali lang naman yun. Lagi naman siguro paruhin ito, no? Kung sa oras natin, no? Nakayos kasi siya. Control panel lang yan. Ito sa time and language.
Teka naman. Medyo mabaha din. Ano na US rep? Set up natin siya ng plus 8, no? Ito. Ayan, okay na yan. Ito na yung virtual PC natin. Pwede nyo nang kalikutin to. Ayan, o. Oh. Diba? Pwede nyo na rin itong i-optimize kung may mga alam kayong ano pang optimize para mapabilis yung ano pa niya pag process niya ano, mga tiniturn off yung mga application na hindi kailangan ano, diba? So, meron na tayong virtual PC. Pwede nyo naman i-off yan kung ano yung gusto nyo. So ito na yung PC natin, no? Ayan, diba? Ito yung ano natin, yung primary. So ito yung ano natin yung sa DVD drive. So yung isa nating ano ano, 'di ba, nilagyan natin siya ng partition, no. Dito niyo makikita 'yan, medyo mabagal nga lang. Ito unallocated. Ayan, 'di ba? Ayan. Pwede niyo pa 'tong magamit, ha. So sa ibang tutorial ko na 'yan ipapakita, mga tropa. So ngayon naman pinakita lang natin itong paano ma-installan ng OS itong virtual PC natin, di ba? So ito na, gumagana na siya. Pwede na dito mag-experiment. So connected na rin to sa internet, no? Papakita ko na lang sa inyo bago matapos itong tutorial natin, no? Pwede nyo rin itong installan ng Google Chrome, mga ganun. Google tayo, pinakamadaling site. O, diba? Gumagana na. Alright. Subscribe kayo sa channel ko, mga tropa. So, ayan na, no? So, dito na magtatapos tong ano natin. Subscribe and like and share. What's up? Bye-bye.